Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video po na sasagot sa inyong mga katanungan. At ngayon, nakatanggap tayo ng message mula kay She Loves. Narito ang kanyang message. Hi po, nasuspended po yung GCash account ko na may fund na 15,000 pesos. May loan po ako sa GLoan, monthly ko po 2,000 plus. If ever po ba na di pa na ma-lift yung suspension sa account, mag-auto-deduct po ba si GLoan sa funds ko kahit suspended? Thanks po sa sagot, new subscriber niyo po ako. Maraming salamat, She Love, sa iyong pagsusubscribe sa aking channel. Marami pong mga account ang nasususpend dahil maaaring nakocompromise nito ang GCash app. Nagkakaroon po ng abuse sa paggamit o kaya naman ay maling paggamit po sa ating GCash app. Yung MPIN na lock, na block, na suspend. So, paano natin gagawin ito? Minsan naman, gumagana pa rin naman na open yung app, pero hindi na po natin ma-access yung mga ibang features tulad ng fund transfer, yung GLoan, na-suspend. Hindi ka makapag-transact, parang na-freeze. Ganon. So, anong gagawin? Mag-submit po kayo ng ticket sa help center po ng GCash. Makikita yan sa profile ng inyong GCash app. Tapos, input po ninyo yung concern ninyo tungkol sa inyong suspended GCash account. Halimbawa, unable to access my fund. Requesting for access to my GCash app. So, paano natin maiiwasan para hindi po makompromise ang ating GCash app? Number one, never share your MPIN to anyone. Yung mga GCash representatives po will never ask for MPIN ng inyong GCash app. Tandaan niyo po yan. Kung sakaling maka-encounter po kayo ng fake GCash account na humihingi po ng MPIN ninyo, huwag niyo pong ibibigay. Bagkus, magpunta po kayo sa inyong GCash Help Center at mag-submit kayo ng ticket with the category My GCash Account. Be aware of your surroundings, mga kaibigan, lalo na pag nasa public places po kayo at nagkakaroon kayo ng transaction gamit ang GCash app, no? Baka mamaya nakukuha nila yung inyong MPIN ng mga CCTV nila o yung mga sales lady nila, yung mga tao sa paligid nila. Gumamit po kayo ng mga biometrics, yung mga face ID authentication o kaya naman po yung two-factor authentication paggamit ng face ID, thumb mark at iba pa. And watch out for possible fraudster. Makipag-transact lamang po tayo sa mga legit o yung mga kilala at pinagkakatiwalaan nating mga sellers. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po!